sa mga my favorite sa pambansang pulutan, sisig. O ano ba ang masarap na luto ng sisig? Di ba yung may itlog at mayonnaise? Or yung plain lang na luto na medyo malutong? Aba, ito ang mainit na pinagtatalunan pala ngayon sa kung ano nga bang luto ng sisig ang nauna at talagang original. Mabuti pa kayo na ang maghusga. Heto na ang Battle ng Sisig. Kapag inuman ng mga Pinoy, iisa lang ang bida parati sa mga pulutan. Malinamnam, nakakatakam. Yan ang sisig. Pinakamasarap na pulutan is sisig talaga, number one. Sa inuman, the best talaga ka-partner ang sisig. Masarap po ang sisig, lalo na pag may kanin. Iba't ibang paraan ang luto ng sisig. May hinaluan ng itlog, may mayonnaise, meron ding may toyo. Mula sa nakagis ng pork sisig, nagkaroon na rin ito ng iba't ibang bersyon. May sisig na bangus, sisig na gulay, tokwa sisig, mushroom sisig, at marami pang ibang sisig. Iba-iba man ang bersyon ng mga sisig na naglalabasan ngayon dito sa culinary capital of the Philippines, ang Pampanga, talagang nilalaban nila ang sisig pa rin Kapampangan na the best at original. Ito ang Valdez Street sa Angeles City, Pampanga. Dito raw ipinanganak ang original sisig Kapampangan ni Aling Lusing, ang tinaguriang Sisig Queen. Kwento ni Aling Nor, isa sa mga apo ni Aling Lusing, 1974 nang aksidente raw na madiskubre ni Lucia Cunanan na mas kilalang Aling Lusing ang recipe ng kanyang sikat na sisig ngayon. Nagluluto siya, naghihaw. Pagkatapos yung pisngi ng baboy, nasunog. Ngayon, ang ginawa na niyang paraan para hindi masayang yung baboy, dinagdag niya, katapos naglagay siya ng suka, konting kalamansi, paminta, betchin, atay ng manok, sibuyas. Katapos, minix niya. Tapos sabi niya, masarap pala. 50 taon na nakalipas at namamayagpag pa rin ang negosyong pinatayo ni Aling Lusing. Namayapa man siya, nalalasahan pa rin ang legacy ni Sisig Queen. Ito na ang sisig ni Aling Lusing. Nung nabubuhay pa si Lola, tinuruan niya kaming gumawa ng sisig. Na yung lasa ng sisig, hindi magbabago. Hanggang ngayon, yun pa rin. Manyaman eh. Ito po ang original na version at ingredients ng sisig Kapampangan. Walang itlog, walang mayonnaise, wala rin toyo. Purong mga bahagi ng baboy. O, di ba ang main ingredients? At maraming sibuyas. O, handa na ba kayo? Hanggang ngayon, dinarayo pa rin ang sisig ni Aling Lusing, tulad na lang ng mag-asawang Jay at Cindy na bumiyahe pa mula Cavite. May distinct taste talaga ito. Ngayong mapansin natin, wala siyang itlog, walang mayonnaise. So, yun talaga yung hinahanap namin eh, yung original taste ng sisig. Masarap talaga siya, malasa. Compare sa mga pangkaraniwang sisig, ito the best. Si George ng Taguig City, sinasadya pa ito sa Pampanga. Yung sisig nila kasi is very authentic, unlike yung mga sa ibang mga variation ng sisig, marami na siyang mix. Unlike nito, very original. So yun, yun yung binabalik-balikan pa rin. Maging ang mga dayuhan, napansin ang sisig ni Aling Lusing. The first time I've ever tasted it, and I loved it. It was very tasty, very, very good. You can see we finished the plate here. Very good flavor, very excellent. I would love to try. I'm gonna be eating a lot more of it. Pero ang pinaka-winner sa lahat, nang mismong ang international chef at travel host na si Anthony Bourdain ang pumunta sa Pilipinas para tikman ang all-time favorite Pinoy pulutan na sisig. Bago na-discover ni Lola, wala pang putaing
ganyan dito sa Pampanga. Kaya siya ang original na sisig din. Kapag sinabi ko, kailangan, totoo. Walang dagdag, walang bawas, walang kasinungalingan. Galit kasi ako sa manloloko, sa sinungaling at sira sa salita. Ang lakas maka-unprofessional ng walang integridad. Ganon din dapat sa pagpili ng sabon para sa mukha at balat ng sarili nating katawan. Dapat sigurado, dapat kumpleto, dapat epektibo. Kaya ang payo ko sa inyo, huwag iasa sa mga bolero ang kutis na pinapangarap ninyo. Dito kayo sa may kredibilidad, integridad, proven and tested, Skin Pro. Ayon sa Kapampangan chef at food historian na si Aching Lilian, ang sisig ay paraan na ng pagluluto ng mga kabalen kahit pa noong panahon ng mga Kastila. Ang sisig ay isang Kapampangan word meaning to eat something sour. Maasim, sisigan mo ito, sisigan mo yon. Nagmula yan ng panahon pa ng mga Kastila. Kasi una, akala nila wala tayong... Ang mga Pilipino, walang ensalada, walang atsara, parang gano'n, no? Tapos nung later na discover nila, meron naman pala yung papaya, yung atsara nga natin. So, tinawag nila sisig papaya. Hanggang sa lumevel up na ito at naging baboy sa recipe book ni Aching Lilian, nakasulat kung paano lutuin ang antigong sisig na minanapan niya sa kanyang nanay. Pero as time went on, nag-evolve na siya hanggang napunta siya sa sisig ng baboy. Kaya kami dito, meron kami sisig na matuwa. Gusto sabihin sisig na matanda. Nag-evolve siya sa karne, sa baboy. Yung dito ng baboy, no? Yun ang kinukuha nila. Inilalaga. Lalaga mo hanggang lumambot ng konti. Putol-putulin mo. And then, lagyan mo siya ng suka. Asin. Timplahan mo siya. Tsaka soy sauce. Ganun lang. Sugar. Ganun. Sisig na yun. Para kay Aching Lilian, ang sisig ni Aling Lusing ay isang uri ng pagsasama ng bago at lumang paraan ng pagluluto ng sisig. Fusion ng tunay na sisig. Kasi ang tunay na sisig, yun nga lang sinabi ko, lagyan mo lang ng masakap-sakap na suka, gano'n. Pero siyempre, kaya gaya yun sa mga cakes, ang pangit ng design, ngayon gumaganda as years ago, oh, no? Gumaganda yung decoration, gano'n din sa sisig gumaganda, sumasarap lang. Oh. At ang pulutang ito, likas na lasang Kapampangan. Kaya kung ang sisig mo ay walang asim, hindi raw ito tunay na sisig. Ang original sisig must be maasim, maanghang ng konti, timplado, parang ganun lang. Simple lang. So, yung sisig matuwa o sisig ni Aling Lusing, kailangan maasim siya. Yun ang original talaga. Ay, ninay sisig matuwa. Takman niya eh. Sa Navotas, pinipilahan naman ang kakaibang klase ng sisig, ang sisig ni Mutik. Si Mutik, tatay ko, kilala sila na nagtitinda dito sa amin sa lugar namin na Sipak, Karinderia, dekada sila nagtinda. Nang mawalan silang mag-asawa ng trabaho bilang mga OFW, naisip ni Melvin na sisig ang itayong negosyo. Pero nilagyan nila ito ng twist. Sa halip na inihaw o pinakulo ang karne ng baboy ang gamit, deep-fried bagnet at lechon kawali ang naisip niyang gawing sisig. Iniba ko yung style nila, kaya tinawag ko siyang bagnet kawali. Pinagsama ko yung bagnet ng Ilocos saka yung lechon kawali ng Maynila. At pumatok naman ang bright idea ni Melvin. Binabalik-balikan sila ng kanilang mga suki. Number one daw yung sauce, yung talaga yung sabi nila na binabalik-balikan nila sa amin. Then yung pagiging crispy niya. Nung matikman ko, sabi ko ba masarap? Kasi parang pati yung bagnet niya masarap. Kasi parang nung sa Ilocos, nagpupunta kami Ilocos, ganun-ganun din yung lasa niya. Talaga po masisiyahan kayo. Kasi mura lang, mura na madami pa. Yung lasa, tapos ang masarap kasi sa kanya, yung crunchiness niya, tapos yung softness, tsaka ano, juicy siya. Hindi siya yung, ano, yung the usual na natitikman ko na sisig na pag tumagal, ano, makunat na. Nire-respeto naman daw ni Melvin ang tradisyonal na pagluluto ng sisig ng Kapampangan.
Actually, may mga nagsasabi, hindi na nga sisig itong binibenta ko dahil malayo na siya sa traditional yung mga naunang sisig. Pero yun, respect sa mga nauna. So, eto kami na bago, in-innovate ko. Binigyan ko ng panibagong timpla para siguro mas magustuhan ng tao. Para magkaalaman na kung anong sisig ba ang the best, nagpa-taste test ang Rated Corina team at ito po'y katuwaan lang naman at hindi layuning. Impluwensyahan ng panlasa ng kahit sino man, ano po. Pinatikim namin ang sisig ni Aling Lusing, sisig ni Mutik, sisig na may halong itlog at ang sisig matuwa ni Aching Lilian. Hindi namin ipinaalam sa mga titikim kung sino ang nagluto ng bawat sisig. Itong dalawa, yan, ito unique yung lasa nito. Kasi ito, pag kinuha mo yung isang bite, ramdam mo yung karne niya. Tapos unique yung lasa, may tamis na may asin. Ito naman, ito yung typical na lasa ng sisig na makikita mo rito sa Pampanga na alam mong may touch ng ihaw. Ito talaga, very authentic tsaka unique yung lasa. Kakaiba. Masarap. The best. I like this one. Why? Saucy kasi. Masarap. Ito po. Yan. Mm-mm. Bakit siya? Kasi po, parang may laman loob. Yung parang may atay-atay. Favorite po kasi yun eh. Kasi po, medyo may konting yung atay. Saka-sakto lang yung natin pla. Ito po, saka itong So, ito po, saka ito kasi nag-convine po yung alat saka asin. Pinakagusto ko po is ito po. Kasi po, naglalaban po yung spices niya, tapos sakto lang po yung salasa na parang hindi ka po magsasawa. Ito po kasi parang sa palasa ko po, grill po ito eh. Ito po naman, kinrive po nila ito. Pero siguro dito po ako. Kumbaga blend po kasi siya eh. At ang resulta, it's a tie between Aling Lusing Sisig at Sisig Matuwa ni Aching Lilian. Iba't iba man ang paraan ng pagluluto ng sisig at ano-ano man ang sangkap nito. Wagi pa rin ang Kapampangan. Sa totoo lang, iisa lang naman ang sikreto ng lahat na nagpapasisig sa sisig. Ito yung pagluluto na may halong pagmamahal. Happy eating! Ito pinag-aralan talaga namin. Look at the back. Merong before and after. A real clinical trial from the United States. Because the active ingredient is tried and tested. A love to lash. Pampakapal ng pilik mata at kilay. Ang maganda dito sa love to lash ay yung applicator niya na pinasadya pa namin. Meron siyang foam. Kasi ilalagay mo yan doon sa parang pinaka-roots ng iyong pilik mata. Isang guhit lang sa baba at taas, pwede na, wag nang paulit-ulit, hindi kailangan. Use it and in 4 weeks, makikita nyo na ang difference. Pahaba na ng pahaba ang inyong pilik mata. And mababawasan ang lagas. Lalo na kung kayo ay nag-curl lash and nagmamaskara everyday. The only one in the market with a clinical trial, tried and tested, a love to lash.